Na-invite din ako. Ako nung in-invite po ako dito, ang sinabi sa akin, Chris, gusto ba ng extra income? Yan yung offer kagad sa akin nung nag-invite sa phone. So sabi ko naman, wala naman tumatanggi sa extra income, tama ba? So parang ang pangit naman sasabihin ko ayoko. Di syempre, normally, alam niya na yung sagot ko, oo, sabi ko syempre naman, gusto ko ng extra income. Sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng time, kita tayo sa ganitong araw, ganitong oras, tapos ipakita ko sa iyo yung pwede mong pagkakitaan. Sabi ko, ang problema ko, gusto ko magkaroon ng extra income. Ang problema ko, wala naman akong time. So ito yung problema ng marami. Tama mo ba? No, sabi niya sa akin, Chris, mali yung mindset mo. Sabi sa akin, ganun nung nag-invite. Sabi ko, antipati ko naman to nag-invite na to. Tama ba? Sabi ko sa kanya, bakit naman mali yung mindset ko? Tanong, sabi niya sa akin, ilan taon ka na dyan? Sabi ko, matagal na. Sinabi ko yung taon, kung ilan taon na ako nagtatrabaho. So sabi niya gano'n, yumaman ka na. Hindi. Sige, imagine mo, naubos yung time mo, hindi ka naman yumayaman. Sabi ko, loko to ha. Di ba? Alam mo yung parang, sabi niya gano'n, anong position mo ngayon? Ay, medyo nagyabang na ako kasi maganda-ganda position ko. Sabi ko, manager po ako. Sabi ko sa kanya gano'n, manager ka nga, marami kang pera. Sabi ko, yung kumpanya namin, maraming pera, bakit? Sumagot na ako, napahiya na ako eh. Tama ba? Ayoko lunukin yung pride ko. Tama, mali? Tama. Sabi ko gano'n. Sabi niya gano'n, Chris, sabi niya gano'n, ang posisyon, hindi yan maipamamana sa pamilya mo. Sabi niya sa akin, sabi ko, na-realize ko, oo nga, no. Sabi niya, pag ikaw namatay at nagkaanak, hindi pwedeng ipapamana mo yung pagiging manager mo sa anak mo. Pag namatay ka o tumanda ka, kukuha sila ng bago, mas agresibo, mas bata, at mas magaling sa'yo, at mas gwapo sa'yo. Ha? Sabi ko, pwede, at least, di ba? Naramdaman ko, na-appreciate niya ako. So sabi ko, sabi ko, ganun nga, sabi ko ganun. Pero sabi ko, sir, sabi ko kasi sa kanya, sir, ang maganda kasi sa position ko, stable na yung kinikita ko. Sabi niya, hindi ko naman tinatanong kung stable eh. Ang ayoko nga sa lahat, stable yung income. Kasi maraming Pinoy, ang mindset, di ba stable ang income? Sabi ko, hindi, mabuti ang stable ang income. Sabi niya, sige, tingnan ko. Nung January, magkano ang sinahod mo? Ang sahod ko po kasi 18,000 pesos per month. That's January. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, 18,000. Sabi ko, okay nga. Sabi niya, February, magkano ang sinahod mo? 18,000. Wala naman ako absent, bawal umabsent ang boss. Tama po ba? Ang manager, ang absent, medyo babawiin mo yan. Ha? Sabi ko, sige, March, magkano sinahod mo? 18. Sabi ko, okay pala yan ah. April, sabi ko, 18. Sabi ko sa kanya, per month pa rin. Sabi ko, sabi niya, kita mo, 4 na buwan na, hindi nagbabago, stable talaga. Sabi ko, ano? Di ba, masipag ka? Sabi ko, gano'n. Subukan mo magsipag pa ng todo, doblein mo yung sipag mo. Sinipagan, sabi ko, nagsipag ka ba nung ganito? Doblein mo yung sipag mo, April, May. Tama ba, May? Susunod? Doble mo isipag mo nung April. Magkano sahod mo, Chris? Tinanong niya ako. Siyempre, magbabago pa ba yan? 18. Kita mo, stable talaga? Linisin mo yung kabilang kalye niyo. Magkano sahod mo? 18 pa rin. Magpagulong-gulong ka dyan. Magkano sahod mo? 18 pa rin. So, talagang stable yan. Tanong, nayaman ka, Chris? Yun lang. Sabi kong ganun. Kasi ang hinanap mo, Chris, sabi niya ganun, paano kaya yaman ang hinanap mo? Stable. Hindi mo naman hinanap yung kita na magpapaasenso sa'yo. May punto ba siya? Alam mo, sabi kong gano'n sa sarili ko, mukhang kinakain ko na yung sarili ko. Sabi kong gano'n, sabi ko mukhang inaapi na ako. Sabi kong gano'n, huwag mo na ako offense, pupunta na lang ako. Sabi ko sa kanya, sige, punta na lang ako, gagawa na lang ako ng paraan. Si sir, kinuha niya yung day off niya. Tama ba? Ako, ginawa ko, nag-leave po ako kasi kailangan mag-leave ka eh. Kasi walang day off talaga yung position ko. Sabi ko, sir, ganyan. O sige, pinayagan. Umatend ako ng seminar. Pagdating ko ng seminar, ganito yung klase ng seminar. Sabi nung sa seminar, papasok, medyo late kami. 1 million! Sabi ko, patay. Sabi ko, ano to? 2 million! Sabi ko, patay na. Sino gustong yumamaan? Nagsisigawan yung mga tao. Sabi ko, patay na to. Ano to ng puntahan kong kulto? Sabi ko, tinitingnan ko, wala akong choice. Tama po ba? Yung sabi ko gano'n, di pinagbigyan ko na, umabsent na ako, wala na akong ano. So, upo. Pag upo ko, nagpakilala yung speaker, pinakita yung products, nadismaya po ako. Personally, nadismaya ako. Bakit ako nadismaya? Computer graduate ako, may advantage ako sa computer, tapos ang pinakita po supplement. Tama po ba? Sabi ko, yung mga pampapayat, maputi, sabi ko, Diyos ko, paano ko yayaman? Tama ba? Ilang bilbil ang kailangan kong kumpyutin? Ilang kilikiling maiitim? Tama ba?
Kailang singit na kailangan ko i-check para yumaman ako. Tama po ba? So sabi ko medyo malabo yata. So meaning pumasok po ako sa seminar room nang close-minded po ako. Sa madalit salita, pumasok ako, naka-mindset na ako na ayoko yung ginagawang seminar. Tama po ba? Sumunod na speaker, tinawag ulit. Sumunod na speaker, kitaan daw. Dito, pwede kang kumita ng ganito. Pwede kang maging milyonaryo. Sabi ko, Diyos ko, ang sipag ko. Sabi ko, ang galing ko. Sabi ko, yung talent ko. Sabi ko, never ako. Sabi ko, imposible talaga. Sa hirap ng buhay niya, imposible yung umaman. Sabi ko sa sarili ko. Sabi kong ganun, niloloko lang ako ng taong to. Sabi kong ganun. Tapos biglang nagsabi siya, ganito po. Wala na. Baliw na rin ako. Bakit? Kinain ko na yung pride ko, may sasakyan siya. Ako wala eh. Tama po ba? Sabi ko lang yan itong speaker na to. Ganito lang, tapos grabe. Nagsisigaw lang, kumita na ng malaki. Kaya ko rin kayang sumigaw. So yun na po yung nangyari. Now, after ng seminar, sa madalit salita, sabihin ko na po sa inyo, nag-join ako hindi. Hindi po ako nag-join sa madaling salita. Bakit po? Na-hype po ako pero nandun pa rin sa isip ko yung duda. Nagdududa pa rin ako na pwede bang kumita talaga ng ganong kalaki? Kasi ang ini-explain sa akin, pwede kang kumita ng at least 1 million, pwede kang kumita ng 1 million pesos per month. Eh, para nakakalaglag pa nga. Ang alam ko sa 1 million per month, kailangan mong tayaan ng maraming beses sa loto yan. Tama po ba? Kung aaten ka sa Wawawi, ilang pila yung aatinan mo? Tama po ba? Ilang bingo yung aatinan mo bago ka manalo ng 1 million. Tama po ba? So sabi ko parang suntok sa buwan niya. Sabi ko parang napakadali niya sabihin. Pero parang kako sa iisip-isip ko, sa katotohanan ng buhay, mahirap gawin. Tama po ba? So sa madalit salita, hindi po ako na-convince. Pero na-appreciate ko yung seminar. Alam niyo, naramdaman nung nag-invite na hindi po ako na-convince. Naramdaman niya pag pinakawalan niya ako, hindi na ako magpapakita uli. Maliwanag po ba? Tingnan niyo yung mga katabi nyo. Yan ba yun? Yung mga ganyan, yung mga tipong pag pinakawalan nyo, hindi na magpapakita muli. O mga yan, ha? So, nung naramdaman ng invite ko, nasabi niya, mga mukhang hindi na convince, ha? Sabi niya, Chris, mag-coffee muna tayo. So, nag-coffee po kami. Nag-start kaming mag-coffee. Natapos kasi yung seminar. Buti nga ngayon, medyo maaga. Noong time na yon, natapos kami 10 p.m. yung seminar. Oh, ganyan po, yung mamaya 10 p.m. yata matatapos yan eh. Yung hindi ngayon ha, yung mamaya ang susunod. Baka mamaya mag-uwi ang kayo bigla eh ha. Ano lang tayo, dapat alas 5 eh, mga siguro kaya natin 'to mga 5:30 tapos ako. Maliwanag. Okay lang ba sa inyo 'yon? Ayun ha, 5:30 ng maga ha. Ayun. Joke ha. Nag-start kami mag-coffee 11 p.m. Alam niyo po ba kung anong oras kami natapos? 3 a.m. ng madaling araw. Sabi ko, wala, matindi. Alam niyo po ba, after ng 3 a.m. na yan, nabuang po ako. Hindi ako makatulog. Pag-uwi ko ng bahay, 4 a.m. 4 a.m. uwi ko ng bahay, alas 5, kailangan ko gumising kasi papasok ako. Pero nung time na yan, hindi na ako natulog kasi hype na hype ako. Alam mo yung power na power, parang nagising yung natutulog mong pangarap. Ang tanong ngayon, ano yung in-explain sa yun ng tao na yun? At sino ba yung tao nag-explain na yun? Yung taong nag-invite sa akin na hindi po ako pinakawala ng pangalan po, Dr. Eduardo Cabantog. So, kilala nyo na. Talaga, pag hindi pa ako na-convince, ewan ko na lang. Tama ba? So, kasi it's churchmate ko kasi siya. Sabi niya sa akin, tingnan mo lang, alam nyo po, alas tres ng madaling araw nung binitawan niya ako, parang hindi ako makatulog, parang hindi ako puyat, parang hindi ako pagod. Talaga sabi ko, hindi ko pwedeng hindi pakawalan. Ang tanong, ano yung in-explain sa akin ni Doc? Pakita ko po sa inyo. Dalawang paraan daw kung paano tayo gumagawa ng pera dito sa Pilipinas. Dito muna sa Pilipinas, huwag na tayo lumayo. Ha? Oh, dito sa Pilipinas. Oh, dalawang paraan. Pagka-graduate ng pagka-graduate sa school, sino yung mga estudyante rito? Taas ang kamay. Yan, konti yung nagtaas ng kamay. Sino yung mga naging estudyante dito? Taas ang kamay, sige. Kahit kindergarten, sige lang, magtaas lang. Ang importante, nakaranas mag-school. Sige po. Yung iba, hindi nyo inabutan? Nag-school ba kayo? Ayan, okay ha. Ang tanong ngayon sa mga estudyante at mga naging estudyante, pagka-graduate ng school, ano ang unang-unang option? Pagka-graduate sa school, ng college? Maghanap ng... Maghanap ng trabaho, mag-empleyado. Ang tanong, bakit? Para kumita ng pera. Tama po ba? O, yung isa naman, ang option is magnegosyo. Tama po ba? Pag may kapital o may konting kapital, magninegosyo. Tama po ba? Ang tanong, bakit hindi nagninegosyo? Walang pera. Ulitin ko ang tanong, ha? Bakit employment yung unang hinahanap natin?
para kumita ng pera. Pag ayan ang sagot nyo, ibig sabihin, mas maraming pera ang empleyado kaysa sa negosyante. Kasi mas kumikita to ng pera eh. Tama po ba? May sumagot kanina, sabi niya, yes, mas kumikita to ng pera kaysa dito. Tama po ba? Kaya mas maraming sasakyan nito kaysa dito. Tama po ba? Mas malalaki ang bahay nito kaysa dito. Tama po ba? Ang tanong, uulitin ko yung tanong, bakit employment yung una nating hinahanap? Walang tama, walang maling sagot, huwag kayong matakot. Para ma-realize nyo lang, bakit ba ito yung hinahanap natin? Sige po, sa mga first time lang. Para magkaroon ng pera. Kasi sa negosyo, walang pera eh. Tama po ba? Wala. Wala itong mga taong to, walang mga palaboy na to, itong mga taong na to. Kawawa itong mga taong to, walang pera. Tama po ba? Hindi. Ay, sige, mapasok. Ma'am, sige. Ay, walang ano ha. Okay lang eh, magkakatuwaan lang tayo. Sige ma'am, ano po yung sagot niyo po? Sige po. Yeah, palakpakan natin. Yeah, pag sinabi, oh, babalik ako kay mama, ano po name niyo, ma'am? Ma'am, mami, ha? Tita na lang tawag ko sa inyo, ate. Ayan, ha? Ma'am Alice. Oh, ma'am din, bumagsak, eh, no? Oh, ma'am Alice, pag sinabi bang negosyo, ano unang kailangan? Si ma'am Alice lang. Kapital, yeah. Pag sinabing kapital, ano unang kailangan? Pera. Tama po ba? Sagot kayo. Tama po ba? Tama. Ano unang kailangan sa kapital? Pera. Mali. Idea po. Pangalawa lang ang pera. Maraming Pinoy ang akala nila pera ang una. Ano ginagawa ng Pinoy? This is the traditional way na ginagawa ng Pinoy. Papangakuan yung pamilya. Anak, mga asawa. Ay, mga anak, mga asawa. Bayan, nasasabi ko. Pupunta muna ako ng ibang bansa, magtatrabaho ako at mag-iipon ako ng pera. Tama, mali? Yung binibitawan sa atin eh. Para pag makaipon ako, uwi ako ng Pilipinas, magninegosyo tayo. Tama ba? At magbago ang buhay natin. Tama ba? Nagtrabaho na ilang taon, pag uwi ng Pilipinas, may pera wala? Hindi, karamihan meron. Sabi nga, eh, maliit lang. Hindi ko naman tinanong kung maliit o malaki. Tama ba? Ang sinabi ko, na umuwi ng Pilipinas, merong dalang pera. Tama po ba? Either 10,000 yan, 20,000 yan, wala tayong pakialam doon. Basta meron siyang inuwing pera. Tama po ba? Oh, pero bibihira yung nag-uwi ng 10,000 ha. Karamihan meron talagang ipon pag-uwi. Mga minimum niya may 50,000. Gaya kasi bakit ko alam, mausin ng family ko, mga tsahin ko, mga upper nakamag-anak ko, mga talaga abroad yumaman. No po, ito ngayon yung question. Pag-uwi ng Pilipinas, may dalang pera, karamihan po ba nagninegosyo? Ano ginagawa? Bibili ng flat screen, malalaking TV, refrigerator. Tama po ba? Mga bago sa bahay. Tama po ba? Papakain dito, syempre, mayabang galing abroad eh. Tama ba? Mataas ang area niya. Tama, mali? Syempre, galing abroad. Oh, bigay dito, bigay dyan. Tama po ba? Pag piyesta, pakain ng todo. Pag birthday, talagang todo max. Tama po ba? Ang mga kamag-anak, pasalubong dito, pasalubong doon. Pagtapos ng ilang buwan, kamusta na? Wala na ng pera. Pag wala ng pera, ano uli gagawin? Babalik ulit doon, pangakakuan yung pamilya. Ilang beses natin nakita yung ganyang picture eh. Tama po ba? Ang tanong, may pera yun, wala? Meron! Tama ba? Eh, ba't hindi nagnegosyo? Alam natin, ito yung unang kailangan. Yes, walang idea. Bakit employment ang una natin pinapasok? Kasi walang idea sa? Yun yung dahilan. Kasi pag pinagsabi natin kapital lang at pera lang, ang tanong, pag ikaw ba nag-empleyado, walang kapital na pera? Marami ako na interview, ang dami nang, di ba? Yung naghahanap pa lang ng trabaho araw-araw, magkano na ang kapital? Pamasahe, pagkain. Tama po ba? Pag natanggap ka, requirements pa. Tama po ba? Eh sabi, maliit lang yun. Ang negosyo po, alam niyo po bang hindi naman pinagbabasihan kung gaano kalaki yung pera? Bibigyan ko kayo ng konting tip. Merong nagkaroon ng segment ang Balitang K. Alam niyo yung Balitang K? Ang host dyan, si Jessica Soho. Tama po ba? Ano, nitignan ko lang kung nanonood kayo. Siyempre si Corina. Meron sumagot, oo, gumanong. Halatang din nanonood. Sabi niya, oo, talaga nakikinig siya, attentive, no? Ang host dyan, si Corina Sanchez. Meron siyang pinicture dyan, isang matanda, naging milyonarya. Pero alam niyo po ba kung saan siya nag-start? Sa 5 piso lang.
Sa 5 piso lang siya nag-start mag-business sa halagang 5 piso. Pero after a year and a year, naging milyonarya siya. Ang tanong ngayon, Chris, paano niya nagawa yon? Tama ba? Kasi nagkaroon siya ng idea. Ano negosyo ginawa niya? Yung 5 piso niya, binili niya ng squash. Ano sa Tagalog ng squash? Ayun, kalabasa. So, inugasan yung kalabasa, hiniwa niya, yung 5 piso ha. Hiniwa niya, tapos kinatkat niya, tapos binenta niya sa kapitan. Baka mamaya pumunta kayo 5, iwan kayo na nag-invite sa inyo eh. Tama ba? Ang tanong, pwede ba kayo maging milyonaryo din? Depende sa idea na meron kayo ngayon. Tama po ba? Kasi it's not how, sabi nga, sabi nung mentor ko, ang pagyaman, hindi sa laman ng kanyang bulsa, kundi sa laman ng kanyang pag-iisip. Tama ba? Ang tanong, bakit employment, Chris? Gusto niyo malaman yung sagot? The reason why bakit employment, kasi meron din natawag dito na security income. At sa negosyo, walang security income. Ang Pinoy, masyadong sigurista. Tama ba? Subukan mo, ay, aling nena, magnegosyo tayo. Uy, ayoko nga, Chris! Bakit? Baka malugi. Kung sabi ko talaga malulugi. Bakit, Chris? Hindi pa tayo nag-i-start. Usapan pa lang, lugi na. Tama po ba? Hindi mo nga tinanong kung magkano ang kitaan. Tama ba? Kung paano yung paraan. Tama, mali. Oh, yan. Oy, bakit dito? Sigurista ang Pinoy eh. Dito walang lugi. Tama ba? Basta natanggap ka, trabaho ka lang araw-araw. Tama ba? Trabaho araw-araw, tatanggap ka ng 15. Tama, mali. Trabaho araw-araw, tatanggap ka ng katapusan. Tama ba? Tuwing 15 at katapusan. Tama ba? Trabaho ng trabaho, 15 katapusan. 15 katapusan. Isang taon ka ng 15 katapusan, may nagbabago ba? 5 years ng 15 katapusan, may nagbabago ba? 10 years ng 15 katapusan, may nagbabago ba? O, may kilala ko, yung tito ko, 30 years nang nasa servisyo, 15 katapusan, may nagbabago ba? Meron yung edad, hindi nyo lang napapansin. Tama ba? Tama ba? At ito yung dapat natin tanggapin. At habang umaangat ang edad natin, ang opportunity bumababa. Tama ba? Sabi nung iba, hindi totoo yan. Try nyo. 45 years old o 50 years old, kinatanggap pa ba ng crew sa Jollibee? Good morning. Huh? Inagmamap. Oh. Baka pag ikaw yung kumakain, sir, ako na po, naawa ako eh. Baka maawa sa inyo yan. Tama ba? Tanong, lumiliit ba ang opportunity pag tumataas yung edad? May kaibigan nga ako, sabi niya, Chris, wala na akong choice, kailangan ko na pumasok sa negosyo mo. Sabi ko, bakit? 35 na ako, wala nang tatanggap sa trabaho sa akin. Sabi ko, at least, na-realize mo yan. Sabi niya, hindi ko na-realize, kailangan ko lang talagang tanggapin. 35 na eh, tama ba? O, yan ha. Nagigets mo ba to? O, pa ang itsura niya, si Robert Kiyosaki. Kilala niyo si Robert Kiyosaki? Isang financial expert, siya'y nagsulat ng Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrant, at marami-marami pang investment kung paano kaya yaman. Sabi ni Robert Kiyosaki, pag nandito daw, pag ganito daw yung buhay mo, parang hinahalin tulad daw niya yan sa isang rat race. Alam niyo yung rat race? Alam niyo yung rat? Alam niyo yung race? Ayan, at least malinaw ba? Mamaya mapaisip pa kayo eh ha. Ano yung rat race? Ganito yung itsura niya. Ito yung wheel, ito yung daga, tatakbo yung daga, iikot yung wheel. Tama ba? Pag tumakbo yung daga, iikot yung wheel. Makakalis ba yung daga? Yes. Sagot kayo na malakas, ha? Bibilisan niya, times 2 yung bilis. Makakalis ba siya? Yes. Times 5, makakalis. Yes. Times 100, makakalis. Yes. So, hindi makalis. So, parang ganito din, oh. 15 katapusan, ilang taon ng 15 katapusan, hindi makalis. Sa 15 katapusan. Sabi nung iba, oo nga, no. Paano nangyari yan? Pamali ko. Tama ba? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, yan lang yung dinayagram. Tama ba? So, baka sasabihin na iba, Chris, siguro may galit ka lang sa employment. Wala pong galit sa employment. The point is, na-realize ko lang. Tama ba? Sabi na iba, eh Chris, income eh. Dagdag income. Hindi naman namin sinabing bawas income eh. Tama ba? O, kumikita ka ng 10,000 sa employment, tapos dagdagan mo ng negosyo, 10,000 din. Malaki bang tulong yan? Yes. Tama ba? Ganyan yung dati sa akin, o, 18,000 pesos per month. Then after ilang months, ang nangyari sa akin dito, 120,000 per month. Ano nangyari? Totoo yung sabi ng mentor ko, full-time on your job, part-time on your fortune. Tama po ba? So, dito ba may ipon ako? Dito may ipon ako? Yes. That's why after ilang months, nag-resign din ako. Tama ba?
Ibig mo sabihin, Chris, magre-resign din kami. Eh, bahala na kayo mag-isip. 120 nga to, part-time eh. Tama ba? Ito, full-time, ayaw magbago. Tama ba? Yun yung advice ko. Gawin nyo yung business na to. Try nyo, subukan nyo to. Pag nag-120 kayo, eh, mag-isip kayo. Tama po ba? Eh, kahit naman siguro bata, may isip naman kung ano dapat gawin. Tama ba? 10 hours mong ginagawa. Ito, 2 hours to 3 hours. Tama po ba? Medyo dapat pag-isipan maigi. Tama ba? Abat umuunga. Huwag nyo. Tama ba? So sabi ko sa boss ko, boss, nagpaalam po ako. Boss, Chris, magpapaalam po ako. Anong papaalam mo? You're fired. Hindi, ako po yaalis na. No? So, kasi in-explain ko sa kanya, sabi niya, sige Chris, kapalaran mo yan. Mga ganun mga boss eh, tama ba? Now, nagkaroon po ako, after ko pong naging ganito, ang ginawa ko po, sumunod kong ginawa. Nag-part-time po ako. So, ginagawa ko ito, tapos nagpa-part-time po ako. Nagtuturo po ako sa mga estudyante. Yung mga college student, yung mga gagraduate, so pumupunta ako sa mga school, iniimbita nila ako sa mga symposium, tapos nagkakandak ako ng ganito. Hindi po yung business, yung tinatawag na mindset. No? After nito, may isang estudyante sa akin, somewhere in, hindi ko nasabihin yung school, nagtaas ng kamay, siguro nasa 500 yung audience. Sabi niya, Sir Chris, good news, salamat po, naka-attend kami ng seminar niyo about financial literacy. Sabi niya sa akin, ganun. O sabi ko, di maganda. Sabi niya, good news, sir. Pagka-graduate, tamang-tama, mag-graduate po ako, hindi na po ako maghahanap ng work, didiretso na po ako sa business. Sabi ko, hindi naman aim, hindi naman ako bias eh. Sabi ko ganun. Business, sabi ko, wow, di good news. Anong business ang gagawin mo, sir? Sari-sari store. Ay, masama ba to? Yes. Hindi, pero mga brother, mga sister, hindi ito yung uring negosyo yung sinasabi ko. Bakit? Sa panahon ngayon, medyo mahirap po ang mag-sari-sari store. Tama ba? Pag nagsari-sari store ka ngayon, bilang ka ng ilang buwan, tama ba? Ano mangyayari? Sara-sara store. Tama ba? Uy, yun yung sara-sara store, oh. Magsasara yan, bakit? Diyan mo kukunin yung pantus. Sabi niya, oo nga, sir. Sabi ko, pag wala kang alam sa traditional business, mahihirapan ka. Sabi ko sa kanya, eh, sir, sabi niya sa akin, anong negosyo yung papasukin ko? Bibigyan kita ng tip. Ito yung tinuro sa akin ni Mr. Paul Zane Pilser. Ay, sorry, si J. Paul Getty pala. J. Paul Getty, si JPG. Nakabasa ako ng libro niya. Pag magninegosyo ka daw, sabi ni J. Paul Getty, kailangan daw, eh yung ginagamitan ng time leverage. Narinig nyo na po ba to? Narinig nyo na? Sino ba si J. Paul Getty? Siya yung kauna-unahang naging billionaire sa Amerika sa larangan ng langis. Langis yung business niya. Ano ba yung time leverage? Ito yung ginagamit ngayon nila Lucio Tan, nila Henry C., nila tawag dito nila Mark ng Facebook, nila Bill Gates, nila name it, nila Warren Buffett, yung mga multi-millionaire, billionaire sa buong mundo, ito yung sikreto nila bakit sila yumayaman. Tama po ba? Tanong pa natin sa sarili natin, bakit ang mga mayayaman lalong? At ang mga mahirap lalong nag? Tanong na ba natin sa sarili yan? Patagal na ba ang tanong yan? Nasagot na ba? Kung tagal na niyan, no? Ay, masagot. Ito, bigay ko po yung sagot. The reason why bakit ang mayayaman lalo yung mayaman, kasi ang mga mayaman, meron, alam nila o natutunan nila yung time leverage. Ano ba yung time leverage? Ang time leverage is simple lang po. Explain ko po sa pinakamadaling salita or para madaling maunawaan. Tao. Ang tao may ilang oras sa isang araw. Sino mga first time? Taas ang kamay. Madali lang naman yung tanong ko eh. Ma'am, ang tao po may ilang oras sa isang araw? Nandiyan ba yung mga tinawag ko? Alam ko nandito lang yun eh. Ma'am, ano po name niya, ma'am? Apo, sige po. Pearly. Dami namang pangalan, Pearly pa. Yan yung unang bumasted sa akin eh. Oo, yung unang-unang niligawan ko ang pangalan, Pearly. Ayan. Yung sumunod ko ng niligawan, Bernardo na yung pangalan. Ah, Pearly. Sabi niya, babae rin yun, babae rin ha, okay. Bernardo Jr. Oh, Ma'am Pearly, ang tanong, Ma'am Pearly, ang tao may ilang oras sa isang araw? 24 hours. Pwede bang sumobra, ma'am? Si Pearly lang. Ang dami bang Pearly rito? Dami e pala. Joke ka. Biro lang. Per day. Oh, Ma'am Pearly, pwede bang sumobra? Pwede magkulang? Hindi pwede. O, palakpakan natin si Ma'am Pearly. Yan. Ma'am, ano po name niyo, ma'am? Ma'am Miriam. Sige, si Ma'am Miriam muna. First time niyo, ma'am? Hindi po. Ah, hindi. Si ma'am po na lang. First time kayo kanina, di ba? Ano po name niyo, ma'am? Ha? Maki. Kita niyo na?
So, ibig sabihin yung pangalawang niligawan ko, babae din yun. Bernardo, malaki nga lang talaga yung nandito niya. Tsaka malaki lang talaga boses. O, Maki, saan ngayon ka ba kay ma'am? Pwedeng, ang tao may 24 hours, pantay-pantay na binigay ang Diyos. Pwede ba sumobra? Pwede magkulang. So, talagang 24 lang. Si Lucio Tan, kilala mo, Maki? Ba't ba, Maki, nagugutom ako? Si Lucio Tan, Miss Maki. Tao, hindi. Pangalawa, hindi, may sumagot kaya sa akin sa, dito minsan, di ba? Sabi niya, hindi. In-check. Sabi ko, totoo kaya, di ba? Sino yung mga, di ba, mga member, may sumagot last time dito? Sabi ko, hindi, in-check yan. Sabi ko, ano, kailan pa naging hindi tao ang in-check? Sabi, tao rin po ang in-check, ha? Malalaga. Natatawa kasi kayo sa tanong ko eh. Kung tao si Lucio Tan, Maki, ilang oras meron siya sa isang araw? 24 hours. Lucio Tan have minimum hours of 40,000 hours per day. Sabi na iba, sabi ko na in-check talaga yan eh. Ang tanong ngayon, alam ko na yung pumapasok sa mga first timer, alam ko yung tanong, paano nangyari yan, Grace? Tama ba? Ginamitan nila ng formula ng time leverage. Lahat ng bagay may formula sa mundo. Tama ba? Ang math may formula. Ang science may formula. Even ang buhay natin may formula. Now, paano nangyari? Marami pang negosyo si Lucio Tan? Marami. Philippine Airline, Fortune Tobacco, Asia Brewery, Allied Bank, etc., etc., University of the East. Marami. Isang negosyo lang pag-usapan. Philippine Airline. Under Philippine Airline, may mga empleyado ba? Bawat empleyado, ilang oras ang minimum na pinapasok? 8 hours. Yung 8 hours na to na minimum na pinasok, kanino to? Ki empleyado o ki boss? Ayan, may nagsabi ng empleyado, may nagsabi ng ki boss. Taas ang kamay ng ki empleyado. Okay, wala. Taas ang kamay ng ki boss. Yan, meron nagtaas. Taas ang kamay ng walang pakialam. Eh wala, hindi ko alam kung nasaan kayo eh. Tama ba? Ito po'y ki boss, never po magiging ki empleyado. Kung kayo may misagot na empleyado, never po naging sa inyan. 'Di ba? Pag nag-time card kayo, hindi na kayo, 'di ba? Nandun lang kayo sa loob at tatapusin niyo yung 8 hours bago kayo lumabas. Tama ba? Tama mali. Bakit naging ki boss 'yan? Kaya ka nga binabayaran eh, binibili niya 'yung oras mo, lakas mo, 'yung skills mo o 'yung mga natutunan mo. Tama po ba? Kaya gumagana 'yung mga negosyo niya kahit natutulog siya. Tama po ba? That's why si boss, kada merong kinukuhang empleyado, parami ng parami yung oras niya. Tama ba? Ang tanong, si boss, pag natulog, may kita wala? Meron. Tama po ba? Nakita nyo na ba ang Philippine Airline nung inantok si Lucio Tan? Gumaganon din? Gumaganon yung mga aeroplano, inaantok siguro si Lucio Tan. Gumigewang eh. Tama ba? O kahit tulog siya, umaandar. Yung mga negosyo niya ba, yung plantation niya ng sigarilyo, pag natutulog siya, gumagana? Pag nag-golf siya, gumagana yung mga negosyo? Ibig sabihin ko, gumagana yung mga negosyo kahit wala siyang ginagawa, kumikita? Itong empleyado, pag natulog, may kita wala? Nagkasakit, may kita wala? Tinamad pumasok, may kita wala? Why? It's because iba yung pagkakaroon nila. Itong si Lucio Tan, naintindihan niya yung time leverage. Kaya pansinin niyo yung mga mayayaman, lalo yung mayaman. Ang oras nila parami ng parami. So ano yung batas si J. Paul Getty? Pag gusto mong yumaman, paramihin mo yung oras mo. Pag dumadami yung working hours mo, meaning kumikita ka ng malaki. Ano nangyari sa Pinoy? Ano pagkakaintindi natin? Meron tayong 24 hours na binigay ng Diyos. Tama mali? Sabi daw, kailangan nating magtrabaho. 8 hours. Ayan. Per day. So ilang oras yung natira? Minus 8, matitira 16 hours. Tama po ba? Nadagdagan, nabawasan? Ang sabi, paramihin. Ano nangyari? Nabawasan. Binenta yung 8 hours eh. Tama ba? Sabi, kailangan para yumaman magsipag overtime. Overtime, 2 hours. Ilang oras natira? 14 hours. Natutulog ba si Juan de la Cruz? Naman! Tama ba? O, 8 hours ang tulog. Meron nga dyan, 10 hours eh. Tama ba? Tama ba? Gigising pagtanghalian na. Oo. Ilang oras matitira? 6 hours. Si Juan de la Cruz ba may TV sa bahay? Pag may TV ba, ginagamit yan o display lang? Ginagamit. Minimum na lang. Yung tipong yung mga teleserye. Yung teleserye na, huwag na tayo mag-umpisa sa umaga. 3 hours. Ilang oras matitira? 3. Dumadami. Tama po ba? Dumadami. Ang tanong, yung 3 hours na to, saan natin to nagamit? Palagay nyo.
Kumakain ba, gumugugula oras? Nagwiwiwi, nagpupupo, gumagamit ng oras? Naglalaba, naghuhugas ng pinggan, gumagamit ng oras? Nagpi-Facebook ba? Tama ba? Naku, lagpas ako. Tama ba? Hindi lang 3 hours eh. Tama ba? Nakikipag-textmate ba? Telebabad? Nag-aabang ng jeep? Etcetera. So dyan gumugugol yung 3 hours. Ang tanong, sa 24 hours, saan mo ni-leverage yung time mo? That's why, bakit ang mga mayayaman lalong? At ang mga mahirap lalong nag? Kasi, hindi ito tinuro sa school. Tama ba? Ano ang natutunan natin sa mga ninuno natin? Bakit ang empleyado, bakit ang mga tao, tayo mga Pinoy, bakit employment? Kasi tinuruan na tayo ng mga ninuno natin, pababa ng pababa, hanggang sa eskwelahan. Ikaw anak, mag-aral kang mabuti. Tama po ba? That's our culture. That's Pinoy culture. Para pag makatao, ito na lang kasi yung kaya ko ipamana sa iyo. Tama ba? Iiyak-iyak pa yan. Para pag makatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. That's why, ito yung reason natin. Bata pa lang, yan na yan. Anak, ano gusto mo paglaki? Teacher po. Ano anak, doktor? Lak, diba? Anak, ano gusto mo paglaki? Negosyante po. Anak, mongoloid to. Autistic to. Pag ganun yung mga sagot, parang feeling mo yung masyadong matured. Tama po ba? Tama ba? Ito yung Pinoy culture. Kinultura tayo sa ganito. Ang tanong, may mali ba ron? Walang mali doon. Yun nga lang, yung turo na yun, hindi na yun applicable sa panahon natin ngayon. Yun ang masakit. Bakit? Noong unang panahon, ang engineer, kapos tayo sa engineer. Tama ba? Bibihira lang ang may engineer dati. Kaya si company A, B, tsaka si C, nag-aagawan sila sa isang engineer. Palakihan ng presyo. Tama mali? Nauso pa nga nung panahon ngayon, pinipirata yung mga empleyado eh. Tama, nabutan nyo ba yun? Sabi nyo, ibang, never pa kasi ako nag-empleyado simula noon. Matagal na akong tambay. After a year and a year, ano nangyari? Nagkaroon ng tamang supply. Anong tamang supply? Engineer 1 versus company A. Tama po ba? So tama yung supply. Sa panahon ngayon, over yung supply. Kaya ngayon, pag nagsabi si company, ang pasahod ko 6,000, take it or leave it, pag hindi mo kinuha yan, maraming pipila pa dyan. Tama ba? Kaya nga ngayon eh, pasensya po ha, pasintabi po. Alam niyo po ba sa mga nursing student, pagka-graduate, yung starting pagka-grad, pag ikaw yung unang apply mo, unang kuha mo, 6,000 oh. Imagine mo, mas mahal pa yung libro kaysa sahod. Starting to ha, bakit kukunin? Alam mo, sabi sa TV, oh, kinuha. Kinuha, in-interview sa kamakailan lang, two days ago. In-interview, bakit daw? Ba't mo kinuha yan? Para po magkaroon ng experience. Tama po ba? Imagine mo, grabe 6,000. Ilang taong ka na dyan? 5 years na, para magkaroon po ng experience. Actually, hindi para magkaroon ng experience. Wala kang choice. Kaya ginrab. Tama po ba? Kasi pag hindi mo kinuha yan, may kukuwang iba. Tama ba? Eh, sabi ko nga eh, huwag ka na mag-apply dyan. Meron nga akong isang friend, huwag ka na mag-apply dyan. Sa akin ka na lang mag-apply. Kasi yung nursing student na ano, pagka-graduate mo, ganda mo pa naman, sexy mo, ang puti mo, ang kinis mo, 6,000 lang sahod mo. Sabi ko, sa amin ka na lang mag-apply. Sabi niya, sir, may hospital din kayo? Hindi. Sabi ko, yung anak ko naghahanap ng yaya. Ang pasahod ko, tumaas na, 9,000 ang sahod ng yaya ko. Totoo, ang yaya ng anak ko, mataas ang sahod. Sabi ko, bakit? Ang requirement ko, syempre, nursing student, yung mga nursing graduate, yung mga ganyan. Kailangan nakapasa ng board. No? So, mataas ang starting. Joke lang. Eh, syempre, dalawa inaalagaan. Yung 6,000 sa anak, yung 3,000 sa tatay. Pero lang yan. Pero, de, kidding aside, pero 9,000 talaga yung sahod ng yaya ko. Sabi nung iba, Chris, bakit ang taas ng sahod? Kasi simple lang po. Pag mataas ang sahod ng yaya ko, hindi gagawa ng kalokohan sa bahay namin yan. Tama ba? Subukan kong 3,000 niya, baka kinupitan na ako niyan. Tama ba? Magkakaroon ng problema sa buhay. Ang tanong, sino kaya nakakaipon dito sa dalawa? Ha? Litan ko na lang. Doon na lang tayo sa regular. Baka sabihin nyo, Chris, kasi marami kang pera, kaya nakukuha mong ganyan. Doon na lang tayo sa ordinary na ang sahod 4,000. 5,000 na yaya. Sino kaya nakakaipon dito? Oh, kasi ito namamasahe ito araw-araw eh. Tama ba? Si yaya, hindi. Stay in yan eh. Tama ba? Oh, ito kakain pa to. Tama ba? Eh ito, bubuksan lang yung rep namin. Kakain na yan eh. Tama ba? Tama ba? Tama mali? Oh, nakakapamasyal ba to?
Hindi, kami pag nagpunta ng Hong Kong, kasama yan eh. Totoo. Pag nagpunta kami ng Boracay, kasama yan. Eh syempre, sino mag-aalaga doon? Tama ba? So magsasalamat sa alaga sa anak namin. Tama ba? Puta kami Boracay, di ba? Doy anak namin, di walang mangyayari sa aming mag-asawa. E di, Amy, paano kayo mag-i-enjoy? Lagi nakabuntot, tama ba? O, dyan lang siya, laro-laro. Tama ba? O, ano yung point? At the end of the day, pagdating na A15, marami pang kaltas to. Tax, SSS, etc., etc. Tama ba? Ito, pagdating ng sahod niya, buo, 5,000. Tama mali? Ito, pag sahod, ewan ko ano matira. Tama ba? Hindi ko po ito sinasabi para saktan yung pakiramdam, yung nararamdaman nyo. The point is, sometimes, kailangan natin ma-realize. Kasi may one time, may nag-seminar ko, Chris, hindi, sinasaktan mo lang kami. Sabi ko, hindi, sometimes, masakit talaga ang katotohanan kung tatanggapin natin. Tama ba? Ba't ko ito sinasabi? It's because para dagdagan nyo yung income nyo. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, pataas ang bilihin, dapat talaga tayong magdagdag. Yung 20,000 pesos ka na sahod, kapos eh. Alam nyo ba, ayon sa statistic, ang isang binata o isang dalaga, dapat kumikita ng 50,000 para gumangang buhay? Dalaga't binata to, ha? Eh, minakausap ako 10,000, no? Ang anak, 4. Sabi ko, Diyos ko, paano kayo mangyayari dyan? Sabi niya, Chris, ang hirap ng buhay namin. Kahit hindi mo explain, alam ko na eh. Tama ba? Sabi ko, hulaan ko. Naka-jumper kayo, no? Huwag ka maingay. Tama mo ba? O, yan ha. O, sabi nung iba, eh, Chris, tawag dito. So, Chris, ano yung dapat na namin business sa pasukin? Yung may gumagawa ng time leverage. Tatlo yung negosyo na pwede nyo pasukin. Tatlong negosyo po ang pwede nyo pasukin. Bibigyan ko kayo ng option. Hindi ko yung offer yung company namin agad kasi magiging bias ako. Unang option, pwede kayo mag-traditional business. Sa traditional business, ang kailangan nyo, tawag dito, magandang idea. Hindi pwedeng galing sa idea nyo. Bakit? Wala nga kayong experience eh. Tama ba? So, pag galing sa inyo yan, mataas ang risk. Tama ba? So, malaki ang kapital. Tama mali? Oh, pag kailangan, at least kahit papaano, yung meron tinatawag na overhead expenses. Tama ba? Tama ba? At least ang kapital mo rito, meron kang kalahating milyon to start the business. Kung seryoso ka. Sabi ng iba, magkano kikitain yan? 10%. Magkano ngayon yan? At least monthly, meron kang 50,000 para kitain. Pwede na? Sabi ng iba, oh no, pwede kayo dito? May kalahating milyon kayo? O kalimutan, maliwanag ha? Mahabang usapan to eh. Sumunod, franchise business. Ang franchise business ba maganda? Maganda ba ang franchise business? Yes, bakit? Merong nag-isip ng idea na. Ang gagawin mo, kakapitalan mo na lang. Tama, mali. And then the rest, same. Meron tatlong uri ng franchise business. Small, medium, and large. Yung small, medium, and large, itong large muna tayo. Ito yung mga tipong Jollibee, McDonald's, yung mga ganyang KFC, at least meron kang 20 to 30 million. Meron ba kayo niyan? Kalimutan. Dito tayo sa medium. Kung saan tayo mag-meet. Maliwanag? Mahirap i-explain to. Wala naman kayo. Sayang ang oras. Tama ba? O, pag meron na kayo, tsaka natin pag-usapan. Medium. Ito yung mga maliliit. Yung mga tipong, ang halaga nito, mga 1 million to 5 million pesos. Ito yung mga una-usa ngayon, yung mga tea. Hindi pa siya warma. Mga 7-Eleven, Mini-Stop, mga ganyan. Yan ang halaga niyan. Maganda bang business yun? Meron ba kayong 1 million to 5 million? Magtatagal tayo, kalimutan natin. Ha? Maliwanag ha, doon tayo kung saan meron kayo. Small, itong small, ito yung mga shawarma yung narinig ko kanina. Shawarma, tawag dito, shomai, tama ba? Yung mga juice, something, ganyan-ganyan. At least ang kapital mo niyan, meron kang 300,000 to 500,000. Meron ba kayo nito? Wala. Diyos ko, saan tayo? Todo na to. Wala. O ano, Chris? Next. Bakit? Wala kami niyan eh. Next tayo. Network marketing. Networking. Sabi pa, ayoko niyan. Wala ka nga nito eh. Wala kang choice ito. Tama ba? Ano gagawin natin? Hindi mo kaya to. Hindi dito bagsak. Eh, Chris, scam yan eh. Diyan tayo magkakatalo. Bakit? Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Bigyan ko yun ng sample. Sasabihin ko, ang network, ay, ang ako po'y kunyari, doktor. Kunyari lang. Ha, baka sabihin nyo, wala sa itsura mo. Kunyari nga lang. Kahit hindi nga ako nag-doktor, alam kong hindi ako kikita eh. Kunyari, doktor ako. Sir, ano po name nyo, sir?
Jan, oh, Sir Jan, ang doktor, ganito yung ginagawa, ganito. Isang araw kami nag-usap, talagang kinuwento ko lahat kung ano ginagawa ko bilang doktor. So alam niya na kung ano yung ginagawa ko bilang doktor. Ang tanong, doktor na ba siya? Hindi. Hindi pa. Bakit hindi siya doktor? Kasi hindi naman niya pinag-aralan eh. Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Maliwanag po ba? Baka mamaya, yung rinig niyo na scam, eh mga sa kapitbahay niyo lang yan. Tama po ba? Tama mali? Kasi, kung bakit lumalaki itong franchise business, it's because networking yan. Ang networking, isang paraan po ng isang time leverage. Bakit na po ang networking? Kasi yung mga taong hindi marunong mag-traditional at walang capital for franchise business, it's a combination ng dalawang to. Ang ginawa lang, pinaliit lang yung capital. It's the same system. Niliit yung capital, yung idea, hindi, sa inyo pa ba manggagaling yung idea? Hindi, maglalabas ka lang ng maliit na capital, it's a small capital, tapos maliit yung idea, I mean, maliit yung ilalabas mo na capital, meron nang mag-iisip ng idea, ang tanong, may risk pa ba? Wala, bakit may ibang idea na eh, hindi nagaling sa inyo yung idea? Tama ba? Tama, eh Chris, baka malugi eh, yan ka na naman eh, tama po ba? Ano gusto mo, malugi ka sa maliit o sa malaki? Eh, Chris, kahit ano, lugi pa din. Tama ba? Pag hindi ka, wala ka bang ginawa, lugi ka, hindi. Lugi, eh, ba't nandiyan ka pa rin sa lugi? Wala naman pala nangyayari. Tama ba? Ah, Chris, sabi niyang ganun, Chris, kasi ayoko talaga ng networking. May ibang pabaraan pa ba ba? Meron. Ano po? Mag-networking ka. Eh, parehas lang din yung Chris eh. Eh, wala po ako isasagot. Maliwanag po ba? Yun talaga siya eh. Tama po ba? Bigyan ko yun ng sample. Chris, maganda ba talaga yung networking? Gusto niyo ba malaman kung maganda o hindi networking? Yes! Kasi before ako mag-start, kasi ako po, yung business, saglit ko lang ini-explain yan. In 30 minutes, kaya ko explain. Pero yung talagang gusto ko, before kayo umuwi, lahat kayo, naintindihan nyo bakit kayo maghahanap ng extra income. Sayang yung oras na dinala nyo rito yan. Pag uwi niyan, sasabihin niyan, ay, mas maganda pa rin ang empleyado. Yayaman tayo dito, aasenso tayo dito, huwag kayong mananampalataya kayo. Tama po ba? Ang pananampalataya na kulang sa gawa, ay wala po yan. Tama po ba? O yan na, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Now, bakit maganda ang networking? Tingnan natin, Henry C. Kailan niyo si Henry C? Yes. O, Henry C. O, si Henry C, anong negosyo niya? SM. Tama po ba? Ang SM ba isa lang? Marami ba siyang SM? Parami o parami ng parami? Actually, hindi lang SM ha, yung Saveborn na maliliit. Yung Saveborn, alam nyo ba ba't tinayo yun? Para patayin yung 7-Eleven. Bakit? Ayun yun eh. Kaya siya maliit na version ng supermarket. Maliwanag mo ba? Kinukuha niya yung competitions. Rumarami ba yung SM? Ang Saveborn, dumadami ba? BDO. Ang BDO ba? May mga BDO ba ang SM? Dumadami rin ba ang BDO? Dumadami? So marami bang empleyado rito mga nagtatrabaho? Yes. Nalileverage ba siya? Yes. Dumadami ba yung oras? Yes. Yumayaman ba to? Yes. Ano negosyo ni Henry C? Networking. Sabi niya, ah, oo nga no. Lusutan. Si Lusutan. Tanong, marami bang negosyo? Philippine Airlines, Fortune Tobacco, etc., etc. Lalo bang dumadami yung negosyo? Dumadami na dumadami. Pag dumadami may negosyo, dumadami din yung empleyado? Dumadami hanggang sa pinakababa ng empleyado nagtatrabaho. Kumikita ba siya? Yes. Ano negosyo ni Lusutan? Networking. Name it. Si, tawag dito, Gokong Way. Tawag dito, Cebu Pacific. Yung kanya. Tama po ba? Robinson's Galleria, Sun Cellular. Parami ba ng parami? Dumadami ba yung tao niya? Ano ba negosyo niya? Networking. Sabi ng iba, Chris, magne-networking na ako. Hindi! Di natin ito titigilan hanggat hindi mo nawawalan. Name it. Kahit saan kayo tumingin, yan po talaga yan. Si Jollibee, bakit yung mayaman? It's because parami ng parami yung branch niya. Parami ng parami yung branch niya, parami ng parami yung mga nagtatrabaho. Tama po ba? Parami ng parami yung nagtatrabaho, payaman siya ng payaman. Tama ba? Bakit? Kasi networking yung negosyo. Ang tanong, Chris, yayaman ba ako sa Inglobal? Yes, bakit? Networking to eh. Yun naman yung sagot dun eh. Tama ba? Oh, maliwanag ha?